Kawayan, good morning. I-update ko kayo sa isang pangyayari na hindi maganda dito sa Kawayan. Kasi nung nasa Kawayan Land Bank ako, nagpapasahod kami sa 4-piece, sa Makunakon, Dibilakan, sumasakay kami sa maliit na aeroplano. Yung mga 6-seaters lang. Eh ngayon, 24, may mga kamag-anak na pupunta sa kanyang tatay, sa kanilang lolo, na dahil living na raw sa 26. Ang biyahe lang ng Kawayan hanggang Makunakon, Kabayan, 30 to 40 minutes, 40 minutes ka. Ano yan, indaanan mo yung Sierra Madre. Tapos ang sabi pa sa amin na nagpapasahod kami, kasama pa namin yung bunker, may mga bundok dyan. Kapag hindi alam ng piloto, hihigupin yung aeroplano na maliit. Parang may nanghihigup sa baba, kaya bumabagsak. Yun ang balitang-balita dati, nung andyan ako sa landbang. First time ko lang narinig na may nawalang aeroplano dyan na papuntang Makunakon sa Kadibilakan. Since na andyan ako sa landbang na nagpapasahan. Ngayon, ang masakit dito, Takavite yung mga bata, pupunta sila sa last night ng lolo nila. Eh ngayon, hanggang ngayon, pinaghahanap at hindi pa nila natagpuan ang aeroplano na sinakyan nila. Ayan, pakinggan natin at tingnan natin ang video at tagsalita ang nanay ng biktima, yung mga sumakay sa aeroplano. Pakinggan natin ka ba? Okay, tsaka dalawa ko po, Ana. Okay, so, nako. Ma'am Ana May, makibalita din po kami. I think from Silang Cavite po kayo, ma'am. At patungo po siya na yung mga kamag-anak nyo. Diyan po sa may Makunakon. Ano po yung particular na kumbagay agenda naman po nila doon sa pagbiyahe po? Patungo po doon sa Makunakon po, ma'am. Yung bayo ko po kasi patay yung tatay niya, taga Makunakon po kasi siya eh. So sumama po yung mga bata kasi malapit sila kay tatang. Yun po yung naging purpose ng biyahe nila ngayon para po makita si tatang sa huling labi niya. Kasi sa 26 na po yung living ni tatang. Si Val, isa po si Rome, si RJ, pamangkin ko po siya. Okay. So siguro Ma'am Ana May, bago po tayo magtapos dito po sa atin pong interview panayam ngayon, kung meron po kayong panawagan po sa lahat ng atin pong mga nakikinig at nanonood po ngayon, lalong-lalo na yung pong mga lugar na posible pong nidaanan dito nga pong natura pong aeroplano. And of course, sa atin pong mga kinaukulan po dito, Ma'am, please go ahead. Sana po sa lahat mga taga Isabela, baka po sakaling makita niyo yung aeroplano ko saan bumagsak. Please naman po, bakit tulungan ang pamilya ko? At sa lahat po na kinaukulan, please, tulungan niyo ko mahanap ang pamilya ko. Tulungan niyo po, kasi wala po akong magawa from here. Gusto ko man po pumunta dyan ngayon agad-agad. Hindi ko po magawa. Wala rin po akong magawa. Pakitulungan naman po ako ng mga napapamilya ko. Parang awanin na sana kinakukunan sa lahat po na pwedeng makatulong para mahanap ang pamilya ko. Nagmamakaawa ko. Nasusukan niyo ako. Mahanap ang pamilya ko. Nakira po kasi maghihintay. Please, nagmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan niyo ang pamilya ko. Mahanap po sila. Okay. So, with that, Ma'am Ana May, maraming salamat po sa inyo pong oras po ngayon dito po sa atin pong programa. At kasama niyo po kami, Ma'am, sa pagdadasal para nang sa ganun mahanap na nga po ito pong aeroplano na kinalulunan ng inyo pong mga kamag-anak. Maraming salamat po, Ma'am Ana May, at mag-ingat po kayo lagi, Ma'am. Thank you. Si Val, isa po si Rome, si RJ, pamangkin ko po siya. Okay.
So siguro Ma'am Anamay, bago po tayo magtapos dito po sa atin pong interview panayam ngayon, kung meron po kayong panawagan po sa lahat ng atin pong mga nakikinig at nanonood po ngayon, lalong-lalo na yung pong mga lugar na posible pong nidaanan dito nga pong natura pong eroplano. And of course, sa atin pong mga kinaukulan po dito, ma'am, please go ahead. Sana po sa lahat mga taga Isabela, baka po sakaling makita niyo yung eroplano ko saan bumagsak, please naman po, bakit tulungan ang pamilya ko? At sa lahat po na kinaukulan, please, tulungan niyo ko mahanap ang pamilya ko. Tulungan niyo po. Kasi wala po akong magawa from here. Gusto ko man po pumunta dyan ngayon agad-agad. Hindi ko po magawa. Wala rin po akong magawa. Pakitulungan naman po ako na mahanap ang pamilya ko. Parang awangin na sana kinakukunan sa lahat po. Na pwedeng makatulong para mahanap ang pamilya ko. Nagmamakaawa ko. Tulungan niyo ako. Mahanap ang pamilya ko. Nakira po kasi maghihintay. Please, nagmamakawa po ako sa inyo. Tulungan niyo ang pamilya ko. Mahanap po sila. Okay. So, with that, Ma'am Anna May, maraming salamat po sa inyo pong oras po ngayon dito po sa atin pong programa. At kasama niyo po kami, ma'am, sa pagdadasal para nang sa ganun, mahanap na nga po ito pong eroplano na kinalulunan ng inyo pong mga kamag-anak. Maraming salamat po, Ma'am Anna May, at mag-ingat po kayo lagi, ma'am. Mahirap, kabayan. Mahirap. Buti sa amin, yung pera pang dala namin, milyon-milyon. Sawa ng Diyos. Masama din yung panahon. Minsan pupunta kami doon, maulan-ulan. Cyclone yung pangalan. Sawa ng Diyos. Sana makita na nila at natagpuan ang ligtas. Pero gaya na sabi ko nga, nung andyan kami, sabi-sabi dati nila dyan, sa Sierra Madre, mihigob daw talaga ng aeroplano dyan na parang magnetic. Sa bundok. Pag hindi nila alam yun, pag hindi nila maiwasan doon yun, ganun ang mangyayari. Baga ganun sana, ligtas sila. Sige kabayan, update ko lang kayo kung anong status. Hanggang ngayon, pinaghahanap at hindi pa nila tagpuan ng karang-araw, helikopter, iikot, wala. Sige, maraming salamat kabayan. Bye-bye.